Nagpaliwanag ang palasyo tungkol sa pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa 5 panukalang naipasa noong nakaraang Kongreso sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Hindi raw veto-free yan tulad ng sinabi ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Aimee Marcos. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, 5 panukalang batas lang naman ang na-veto ng Pangulo. At hinayaan daw niyang maging ganap na batas ang 41 panukala na pumasa sa 18th Congress. Kanina, nagkilos protesta sa Kamara ang Alliance of Concerned Teachers. Kasama kasi sa mga na-veto ng Pangulo ang batas na nagbibigay ng tax exemption sa honoraria at allowance ng mga guro na nagsilbi noong eleksyon 2022. Sa kanyang veto message, sinabi ng Pangulo na malaki kasi ang mawawalang kita ng gobyerno kapag naisabatas ang panukala. Pero nauna na niyang sinabi na hindi raw ibig sabihin nakakalimutan na lang niya ang mga gurong nagsilbi noong eleksyon. Inirekomenda ng Tourism Council ng Panglao Bohol ang agarang pagbabawal sa mga nagtitinda ng pagkain at ilang tourism activity sa Virgin Island. Kasunod yan ng mga batikos online sa napakamahal umanong pagkain na ibinebenta sa naturang isla. Sa ulat ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, sinabi ni Panglao Mayor Edgardo Boy Arcay na may inihahanda namang street night market para sa mga negosyanteng maapektuhan. Ayon sa alkalde, pwede pa rin naman ang island hopping at sightseeing. Sa nag-viral na post ng isang netizen, umabot sa mahigit 26,000 pesos ang halaga ng kinain nila sa sandbar. 13 silang bumisita sa Virgin Island at kumain ng isda, scallops, sea urchin, pusit at saging. Paliwanag ng mga vendor, binibili pa nila ang kanilang paninda sa ibang lugar. Bubuo naman daw ng resolusyon ng provincial government para masuri ang problema sa isla at sa iba pang tourist attractions sa Bohol. Pupulungin naman ni Bohol Governor Aris Aumentado ang stakeholders, DENR at DILG para matalakay ang sistema ng turismo sa probinsya. Nagpapasalamat naman ng Department of Tourism sa LGU ng Bohol sa agarang pag-imbestiga at pag-aksyon sa insidente. Nakikipag-ugnayan na raw ang DTI para matiyak na makatwiran ang pagpepresyo sa mga produkto at serbisyo sa isla. Naobserbahan ang pagtaas ng aktibidad sa Bulkang Taal. Mahigit 12,000 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, pinakamataas yan mula ng ibaba sa Alert Level 1 ng bulkan noong July 11. Nagbuga rin ng makapal na usok ang bulkan sa nakalipas na 3 araw. Nabalot ng volcanic smog ang ilang bayan sa Batangas. Nakaapekto na raw ito sa mga pananim. May mga naitala ring mahinang pagyanig. Pinayuhan ng PHIVOLCS ang mga apektadong residente na magsuot ng face mask at iwasan munang lumabas. Nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa bulkan. Nanindigan si Senadora Aimee Marcos na tama ang mga eksena sa loob ng palasyo sa pelikulang Made in Malacañang. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros, kung ayon sa kasaysayan ng pelikula, dapat kinonsulta ang mga taong lumahok sa isa sa mga pangyayari sa pelikula. May report si Mab Gonzalez. Ang kontrobersyal na pelikulang Made in Malacañang tungkol sa mga huling araw ng pamilya Marcos sa Malacañang inalmahan ng Carmelite nuns bilang historical distortion matapos anila silang iportray sa pelikula na nagmamadjong kasama si dating Pangulong Cory Aquino sa gitna ng People Power Revolution na hindi anila totoo. Ni hindi rin daw sila kinonsulta tungkol dito. Sabi ni Senador Aimee Marcos, lahat ng eksena sa loob ng Malacañang ay accurate pero may creative license na aniya ang direktor sa ibang mga eksena. Yun ang kwento na mula sa loob ng Malacañang. Yung sa outside Malacañang, syempre may creative license ang direktor na alam naman natin, agent provocateur, kung ano-ano ang nai-imagine niya. Para sa panig ko, it is a work of truth. Hanggat maaari, lahat ay accurate at historically correct. Nauna nang sinabi ng direktor ng pelikula na si Daryl Yap na hindi naman daw kinilala ang mga madre sa pelikula bilang mga Carmelite nuns. Hindi rin daw niya naisip na kailangan niyang kumonsulta tungkol dito. Pero sabi ni Senador Risa Ontiveros, kung historical ang isang pelikula, dapat kinonsulta man lang ng lumikha ang mga taong lumahok sa pangyayaring yun. Kung meron man silang anumang sasabihin nilang artistic license na kukunin,
pero batay pa rin sa totoong totoong pangyayari. So kung sila ay mag-apologize o hindi, nasa sa kanila yon, pero may malilinaw na standards at ethics. Alegasyon naman ng civic leader na si Teresita Ang C, ilang business group umano ang kinontak ni Senador Aimee na bumili ng milyong-milyong pisong halaga ng tiket ng pelikula para ipamigay sa mga paaralan. Sabi ni Ang C, katumbas daw ito ng paghiling sa mga paaralan na ipromote ang kasinungalingan at historical distortion. Tugon ni Senador Aimee Marcos. Lahat yan na binibili, kaya nga lang maraming sektor na nag-volunteer kagad at humingi ng black screening. Yun yung mga pinamimigay na ticket. Marami na ring loyalista, siguro bahagi na doon yung mga bumoto ng 31 million. Those were not instructed or directed by the Viva production, by Vincentiments, even Senator Aimee Marcos. They are the ones who's in contact with the cinemas, and also, sa palagay ko, kinukulayan lang ng mga detractors yan. Naingit lang sila. Reaksyon naman ng director ng pelikula sa komentong historical distortion ang Made in Malacanang. So yung sinasabi nilang historical revisionism, yung sinasabi nilang historical distortion, I don't know the basis, honestly. Sabi naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, hindi sila sumasali sa partisan politics. Bumili raw sila ng tiket sa Made in Malacanang at ipinamigay ito dahil malaking bahagi ng kikitain ay gagamitin sa charity projects, partikular sa Nutribon Feeding Program. Mav Gonzalez, GMA News. Inaiimbestigahan ni Senadora Risa Ontiveros ang nag-expire at nasayang na COVID vaccines na binili ng gobyerno. Nagkakahalaga raw ito ng 5 hanggang 13 bilyong piso. Sa resolusyon na inihain ni Ontiveros sa Senado, iginit niyang dapat magpaliwanag ang Interagency Task Force Against COVID-19, Department of Health at mga czar sa COVID response ng Administrasyong Duterte. Sagot naman ng DOH, vaccine hesitancy ang isa sa mga dahilan ng pagkasayang ng mga bakuna. Wala raw oversupply ng COVID vaccines. Maghahanda raw ang DOH ng audit report. Sinusubukan pa naming kuna ng panig ang IATF at mga czar sa COVID response. Sabi naman ni Senador Bonggo na chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, agad na magsasagawa ng pagdinig ang kanyang komite kapag natanggap na nila ang resolusyon ni Ontiveros. Binida ng isang teenager sa Visayas ang kanyang ginawang shades para sa mga visually impaired. Nagsasalita ang device at kaya nitong idikta ang mga bagay na nasa paligid para magabayan ang nagsusuot nito. May report si Bernadette Reyes. Gawa ng isang estudyante ang aparatong ito para sa mga visually impaired. I see a person. Pag sinusuot ni user, mas even yung weight distribution ng glasses, mas comfortable. Kaya nitong iproseso ang mga visual signal at gawin itong audio cue para maalerto ang gumagamit. So what are the needs of, you know, visually impaired people? And at that time, we thought it was helping them navigate to where they wanted to be. Ang proyekto, tinawag na Vision at gawa ng 18-year-old na si Von na sinimulan niya noong pang 2019. Mukhang normal na sunglasses pero kinabitan ng maliit na computer device. May camera rin at headphone jack. Kaya nitong kumilala ng mga bagay at bumasa ng text. Wala naman siyang hard limit as to ilang objects madedetect niya. As long as kung anong objects na makaklassify niya with a reasonable size sa 1080p camera niya. Layo ni Von na maging guide o kumpanyo ng mga nangangailangan ng kanyang imbensyon. Yung ine-emphasize talaga namin is yung speed at which na makaka-detect siya. Kasi kung if it takes 2 seconds bago niya ma-detect yung sasakyan, hindi wala siyang use kasi yung tinetarget is yung pagka-hazardous ng environment. Naging inspirasyon daw niya sa pagbuo ng konsepto ng proyekto ang kanyang yumaong tiyuhin na hindi nakakakita. Ang eskwelahan ni Von todo suporta sa kanyang hilig kahit hindi ito isang school project. For example, pag gusto ni Von ng ganitong level ng yung sa programming na part, so parang hindi kami makaprovide, so kailangan pa namin ng expertise outside ng institution namin.
pupunta pa kami to neighboring na mga fabrication lab sa Cebu. Pag 2021 to 2022, may nabuo na rin kaming sariling maker space lab. Nakatakdang mag-aral si Von sa ibang bansa upang lalong mapabuti ang proyekto at maisulong ang paggamit ng teknolohiya sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga may kapansanan. Bernadette Reyes, GMA News. Nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos ang bagong IBO flyweight champion na si Dave Doberman Apolinario. Sinalubong ni Pangulong Marcos si Apolinario at tinanggap ang boxing gloves na may pirma ng boxer. Binigyan naman ni Marcos si Apolinario ng commemorative gold coin at gloves na may pirma niya. Nagpasalamat din si Marcos kay Apolinario sa pagpapakita niya ng galing ng Pinoy sa buong mundo. Nakuha ni Apolinario ang IBO flyweight champion title matapos niyang i-knock out sa first round ang South African boxer na si Gideon Butelezi noong Sabado. May 17-0 win-loss record si Apolinario, 12 sa kanyang panalo ay via knockout. Nagbabala si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos tungkol sa mga grupo at social media pages na gumagamit sa kanyang pangalan para makapangloko at magkapera. Sabi ni Sandro, wala siyang kaugnayan sa isang Sandro Marcos unofficial na nag-organisa umano ng isang meet and greet noong Marso at naniningil ng 4,500 pesos. Anya, isa lang ang kanyang account sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok. Isa lang din ang kanyang official na website. Binibigyang halaga raw niya ang natatanggap na suporta pero baliwala raw ito kung gagamitin ang kanyang pangalan ng mga irresponsibleng tao o grupo. Paalala niya sa publiko, maging mapagmatsyag at huwag pansinin ang mga ganitong aktibidad. Hindi na makakasama sa Manila concert ang Super Junior member na si Choi Siwon. Nagka-COVID kasi siya pagkatapos ng concert sa Thailand. Sa announcement ng kanyang agency, nagpositibo sa test si Siwon na requirement para sa kanilang overseas events. Naka-self-quarantine siya. Matutuloy naman sa concert sa bansang iba pang miyembro ng Super Junior. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat yung malaman. Magkapatid at kanilang lola pinagsasaksak sa kanilang bahay sa Cagayan. Ang sospek sa krimen, abangan sa saksi, susunod na. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat yung malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.